Sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ito po may nagko-comments na naman na naniniwala daw sila sa mga sinasabi ni Christopher Min. Ay nako, kung kayo naniniwala sa mga sinasabi ni Christopher Min, wala po rin akong magagawa kung yun ang paniniwalaan nyo. Alam nyo yan. Ang dami na ngang nagagalit kay Christopher Min. Kapwa, mga artista, oh, di ba? Mga, ano yan sila, yung mga veteranong reporters sa mga artista kung ano-ano na yan. Ginagalang sila. Pero alam nyo po yan, pag hindi niya kakampi, pag hindi kumakampi sa kanya, sinisiraan niya. Grabe siya magsira. Tsaka, ang pagkakaalam kasi ng iba, lalo na sa mga LDAB mission, na alam din ni Christopher Min ang katotohanan. Nako! Sinasabi ko na sa inyo, ang daming nagagalit sa kanya ng mga artista. Itong latest na lang, yung kay Dominic, tsaka kay Bia. O anong nangyari? Ay syempre, no, yung mga ibang vloggers, yung mga sinasabi niya, ay syempre pinapatulan din ng mga ibang vloggers. Syempre, kailangan talagang ipalaganap para magiging trending. O, 'di ba sinasabi ng ibang vloggers, oh si Christopher Min ay nagsasabi na ganito ganito kay Sibia kaya naghiwalay ng ganito. Alam niyo inano na nga yung mga halususi, sinali na nga yung mayor, oh 'di ba ang ibig niyang sabihin may magkakarelasyon dahil yun na nga ang may-ari ng tinitirhan ni Dominic. Oh ngayon sinagot siya ni Dominic. At sinagot na rin siya ni Halushos. O anong nangyari? Di ba naguhugas kamay siya na nagmamakalinis siya na hindi daw totoo ang sinasabi. Kaya huwag na nating paniwalaan yan, pati yung isa niyang kaibigan. Kaibigan po yan sila, OG. O ano pa nga ba nagtutulungan yan sila kung anong chismis ni yun din ang sasabihin. At magkampihan, hindi yan sila magsisiraan. O, kasi sila na lang ngayon ang nananatili. At syempre kalaban nila itong kabila, yung kay Boy Abunda sa Channel 7. Parang hindi sila diyan kakampi. Ang magkakampi ay yung dalawa, si OG at saka si Christopher Min. Oh, 'di ba? Oh, sa atin sa Aldab, si Aldin talaga. Noon pa naman si Christopher Min ay galit kay Minggay, hindi yan siya kumakampi. Kahit nung sa Kaliserye pa, ay nako. Banay niya sinisiraan si Minggay. Si Aldin hindi. E paano datong siya dyan. Maalaala nyo, may show noon si Alden sa Bulacan ba yun noon pa. Andoon siya, buntot siya ng buntot. Diba? Kasi nakakapera sila at alam nyo naman si Tisoy. Pag maayos din yung syempre, ganun talaga. Marami sa kanya galit, marami din sa kanyang kumakampi. Lalo na pag mabait sa kanya artista, ay naku, hindi niya sisiraan kahit sira na yung artista. Ganun ang katotohanan yung baho ng artista na yun, hindi tatakpan niya. Syempre, binibigyan din siya. Ganun talaga, di ba? Kaya ako, hindi ko naman yan. Kahit naririnig ko yung mga balita niya at kahit nababasa at nadadaanan ko, hindi ko siya pinapansin. Oh, lalo na sa atin sa Aldab. Nako, galit talaga siya. Ipagdiinan talaga niya si Kongi. Oh, panay pa nga yung nanay numudra ni Kongi. Oh, magigis sa kanya. Gay ka sinay. Oh, ganun, 'di ba? Tinatawag nilang nanay. Oh, ngayon nga itong latest, hugas kamay siya. Diba, hugas kamay siya. Hindi daw siya nagsasabi, chuchu. Kaya, kung lalabas yung atin, na ibabalita na naman niya na si Aldi na mismo ang nagsasabi, o ibabalita na naman niya yan, ayusin na naman niya yan. Eh, kahit ata, hindi naman yata,
awang ko ha, pag sa akin wala akong nabasa sa kanya na sa show niya simulat noon hindi pa hindi hindi naman nagigest diyan si ano si Minggay, hindi, at never niyang ayus-ayusin yung pananilita niya kay Minggay pag ayaw niya, kasi syempre no, pagtingin mo kasi kay Minggay parang snabera, parang ganun, kasi tahimik lang siya. Ay, siguro hindi siya noon nagkakadatong. Hindi, sa ano, kay Alden nga lang, tingnan mo, sumubra niyang puring-puring niya talaga. Halos talagang anuhin na niya. talagang ano siya na, talagang kampi siya. Lahat mabubuting tao, di ba? Kasi hindi naman siya, ginagalang kasi siya, ganun. Di ba, palangga. Kaya, anuhin natin, ako hindi talaga ako niyan ano, kasi naninira siya. Tapos yung mga source din niya, hindi naman totoo din. Para lang naman talaga panuorin yung kanyang palabas. So, ito na nga mga palangga, ano daw yung si Alden ay magpuproduce ulit ng movie or ano, yung mga concert. So, nawa naman, no, isusurpresa na lang yung mga fans. Nandito lang naman tayo kung ano ang kanilang, ano, kung halimbawa, magko-concert silang dalawa. Kasi nga, ayan na nga, talagang mangyayari talaga yan na yun ang may bulong-bulungan na may concert. Nawa, ano nila, kahit lang, diba, sa maliit lang na venue para ulit tayo magkakaipon-ipon. Diba, mga palangga? Kasi, yan na nga, hindi naman tayo nawawala. Ay, nako! Masayang-masaya ang lahat. Yan, minantay na lang natin yan, no? Na aaminin na nilang dalawa. So, sabihin na, sasabog na naman. Tayong mga totoo, hindi na tayo dyan mawiwindang. Sila, yung iba na ginugulo at yung nagpapagulo, ay nako, yung ano na yan, E18 na yan, nako, kung ano na naman ang mga sasabihin, bla bla bla, ay nako, iwan ko, sabi naabota na daw yung ratings ng E18, no, ng Showtime, at hindi ko rin naman alam, nababasa ko lang na bumaba nga yung ratings nila. Tapos ayan, mayroon nga nag-ano doon yung pangalan nito na nandoon na naman daw. May naglabas na, simpre wala. Hindi na naman kasi maingay yung social media sa mga kaka-edit, no? Mayroon na naman, kunyari, paingayin na naman nila. Alam mo, sila-sila na lang yan. Yung mga